so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it.
I done came a long way. Pray to God these dollars in my pocket never go away. I can't relate, cause all of y'all be acting fake. Really y'all just in the way. Ain't no debate. Like what I say, let me be great. Let me be great. Let me be great. Yeah, let me be great. Let's get right to it. I would down bang it low. Rest of the hit a play, let's do it. Buy a little something for the low. Then I set the price high to move it. Never give up, lose hope. Always think I can do it. Got lit, get more. Young nigga, don't run right through it. What you wanna write to me for? What you think I'm doing it for? Yeah, I know it ain't you anymore. Something new right on my side. I done got through before. Better not come around wasting time. Feeling way too important. Riding in my whip, got the gift. In this 40 stash, trying to make a shift. Plead the fifth. I got plenty cash. Problems I don't want. Never stunt. They gon' make you crash. Everything I want, I can get. Gotta make it last. I done came a long way. Pray to God these dollars in my pocket never go away. I can't relate, cause all of y'all be acting fake. Really y'all just in the way. Ain't no debate. Like what I say, let me be great. Let me be great. Let me be great. On the low, can't lie, her thighs looking pretty. Can't lie, I'm shining on these hoes. Can't lie, I'm worried about tomorrow. That's why I'm grinding all alone. They say the bigger that you get, the harder you fall down below. Go hard, no time for the resting. Get done, she says she at the Westin. Don't know if I'd rather get to sleep or sleep with her, that's interesting. Yeah, I gotta keep focused as I'm getting closer. All of these distractions in the way. Yeah, I make a little room for temptation, but I stick to the path, never stray. Floss. I done came a long way. Pray to God these dollars in my pocket never go away. I can't relate, cause all of y'all be acting fake. Really y'all just in the way. Ain't no debate. Like what I say, let me be great. Let me be great. Let me be great. Yeah, let me be great. Whoop.
Good evening, Next Gen International! Welcome to Next Gen's Monday Hustle! Alright, Next Gen, are you ready? Again, are you ready? We are born ready! Our host for tonight is a registered nurse. Former beauty queen. Certified public speaker. And one of our Next Gen's rising leaders. Ladies and gentlemen, please help me welcome Miss Angel Isles. Good evening, everybody, and welcome to our most awaited training of the week, our Monday training! Woohoo! Before we begin, I'd like to introduce myself. Hi! My name is Angel Isles. I am a registered nurse, also a proud member of the biggest team of USANA Philippines, Next Gen International, and I will be your host for tonight. Yes, it is so great to be back. Kayo ba masaya kayong bumalik dito? Yes, I know we are all happy to be here. We are live here at the big room at the Enterprise Center Tower. And of course, hello to all our associates all over the world who are tuning in sa Zoom po natin at sa ating YouTube. Okay, so, all right, I know everybody's excited. But before we officially begin, di ba, let's start this with a prayer. So may I invite everyone to please stand up and let's pause for a while and come in the presence of our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and loving Father, we praise you, we thank you, and we give glory to your name. Thank you for allowing us to live today and spend this night together, physically and virtually. Father, as one family, we ask for your guidance to help us maximize this training. We lift to you our speaker tonight. Grant him your wisdom and use him mightily for us to learn what we must learn. Help our attendees to understand with our hearts and not just to listen with our ears. Bless our team Next Gen International to fulfill our mission here on earth. This is our prayer, but still, may your will be done. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Once again, good evening, Next Gen International! Are you ready? We are born ready! Are you happy to be here? Yes! Yes, we are all happy to be here. Sino po dito yung galing ba sa trabaho? Can you please, can I see a show of hands, please? Galing sa work? Wow, marami! Woohoo! Yes, galing sa work. Okay, so syempre, we are observing our health protocols din. Can you get your alcohols muna? Tapos muna tayo, disinfect ng hands. Kasi may gagawin tayong exciting. Ulitin nyo nga, exciting. Yes, alcohol muna tayo. Kung wala po kayong dalang alcohol, manghingid muna ng kaunti dun sa katabi, okay? Alright, okay. Kasi naniniwala ako, this is not the Next Gen that I grew up with. Kasi ang alam ko yung Next Gen, energetic yan eh. Yes, very energetic, very enthusiastic. Kaya kahit galing ako ng trabaho, tanggal ang pagod ko dahil kayo ang kasama ko. Okay? So can you help us, di ba? Iparamdam natin sa katabi natin yung masaya, yung the best na feeling dahil nandito. So, lahat nakapag-alcohol na po? Yes! So, again, reminder, we are not here to spectate but to participate. Repeat after me, participate! Participate!
Yes. Nandito din po tayo dahil sa training. Francis Kong once said, if you want to be successful, do not try to be successful. Instead, train to be successful. So, congratulate yourself kasi nandito ka, magte-training ka, and magsasucceed tayo. So, are you ready? Yes, if I ask you, are you ready? Ang sagot natin, we are born ready! Okay. Next gen, are you ready? We are born ready! Raise your right hand. Kanan. Okay, dito po yung kanan. Tap the shoulder of the person to your right. And tell that person, I am happy you are here. Okay, raise your left hand. Tap the shoulder of the person to your left. Tap, tap, tap. And tell that person, alam kong masaya ka. Dahil katabi mo ako. Okay, nararamdaman ko yung iba dito nagagano. Isa pa, isa pa. Isa pa, raise your right hand. Tap the shoulder of the person to your right. Tap, tap, tap. And tell that person, you look extra gorgeous tonight. Okay, raise your left hand. Tap the shoulder of the person to your left. Tap, tap, tap. And tell that person, pero, mas maganda ako. Okay, thank you so much. We all look gorgeous tonight, diba? So kung feeling mo walang magandang nangyayari sa'yo ngayong araw na to, I would like to remind you na ikaw ang maganda sa gabing ito. Okay? Yes, indeed, everybody. So, we all appreciate you. Yung mga Zoom attendees po natin and YouTube, di ba? Ina-appreciate po namin yung presensya nyo for coming with us tonight. But of course, we would like to encourage you as well to be with us sa live event natin. Kasi talaga naman, iba po yung saya, iba yung excitement kapag nandito ka. Can you wave naman sa ating ano, sa mga TFC subscribers? Yes! Woohoo! Oh, yeah! Okay, so para mapatunayan nating masaya talaga, sino po dito yung kasama ko kahapon? Kay Sir Jopet Predroso. Yan. Masaya ba? Masaya? Yes! Yes. Intense ba? Yes! Yes, of course. Syempre, lahat po kayo iniimbitahan din namin na please, come and join us, diba? We assure you na kapag pumunta po kayo dito, yes, nakatingin ako, feel ko artista ako ngayon eh. Pag pumunta po kayo dito, di ba, with us, we will assure you na mapaparamdam po talaga namin yung siksik, liglig at umaapaw na enerhiya ng bawat isa dito. Okay? I know everybody's excited, kaya naman panatilihin natin yung excitement na yan. Okay? We all appreciate you for coming here tonight. Brace yourself and get ready because tonight is not an ordinary night. We made this evening extra special just for you. Ayan, so we are here to learn and win together. I know everybody's excited, but we would like to encourage you and share with you our simple yet easy to follow house rules. Okay, we will be flashing that on the screen. Ayan. I'm sure excited na rin po tayo na sumunod sa mga ano, 'di ba, sa mga house rules natin. So for our virtual and for our in-person setup po, 'di ba? So for the virtual attendees, hello po. We are encouraging you to please designate a well-lighted workspace with you and appropriate background. Refrain from lying down. You can communicate your thoughts with the host through the Zoom buttons and please dress appropriately and be on time. Get ready with your pen and notebook kasi kami dito, meron kaming pen and notebook na live. Okay, so thank you so much for being with us and for us here sa lahat po ng lovely people na nandito po kasama ko ngayon, di ba? Just a reminder, we need to wear our mask when inside the venue. Meron pa akong mask doon, wag po kayo mag-alala. Social distancing po ako. Okay, and maintain safe distancing and do not move the seats around. Kindly have your meeting after meeting outside the venue pagkatapos po ng ating program. And if ever po, meron din tayong mga drinks, yung mga coffee, yan. So, just be aware lang din po na iwasan po natin yung magkalat kasi ang next gen, disiplinado yan. Okay? Diba? Disiplinado ba tayo, guys? Yes naman, okay? So, dahil dyan, to add to your excitement,
Ulitin natin, ah. Take two. Lights, camera, action. And to add to your excitement, please prepare your questions, diba? Because three of your questions will be personally answered by our special speaker tonight. Isn't that amazing? Pag sinabi ko, isn't that amazing? Sabi nyo, amazing. Okay. With facial expression, ha? Nakikita ko yung mata nyo, ha? Isn't that amazing? Amazing! Okay. Gusto ko yung mga facial expression na ganyan. Okay, now that we are all set, I know everybody's excited. The long wait is over, ladies and gentlemen. It is always my honor, and I am very humbled to introduce our very special speaker for tonight. We are so thrilled to hear once again, but this time live in our Monday Hustle stage, from the man who has made us dream endless possibilities and helped us believe that we can do more and become more. He is one of the most beloved and respected figures in USANA Philippines. For over a decade now, his name consistently lands on almost every USANA leaderboards. He is the very first Filipino to achieve the $4 million milestone in USANA Philippines. And was recently conferred the prestigious Executive Diamond Foundation Award. Okay, he is undoubtedly Next Gen's inspiration and pride, our leader and founder. Ladies and gentlemen, let us all welcome USANA Philippines Executive 4-Star Diamond Director, Mentor Nathaniel Sonyo! Grabe! Alright! Okay. Congratulate ka natin yung mga katabi natin. Congratulate kayo! Congratulations! Nandito ka, Delik! Yan! Thank you everyone. Sige, pwede na tayo maupo. And bago ko makalimutan, so gusto ko lang din batiin ang ating sa mga nanonood sa YouTube. Ah, sa YouTube. Sorry, sa Zoom natin. Meron pa tayo sa YouTube, no? So sa Zoom natin, meron tayong 391. Okay. Nag-login tayo dito para hindi natin makalimutan kasi baka makalimutan natin na ito lang yung kausap natin. Meron pala tayong mga around 400 sa may Zoom natin. So, magandang gabi sa inyo guys sa Zoom and I hope okay yung experience nyo dyan. Okay, it's nice to be back, di ba? Hindi tayo lagi nakakapag-online. Sino sa inyo excited? Grabe, no? January, February, March, April, May. Sino sa inyo excited? Parang mix yung who natin. Right, guys, 5 months na yung nakalipas. Ang bilis ng panahon, tama ba? Right, ang bilis ng panahon. Okay, so meron tayong mga ilan na lang. Ilang months na lang yan? 7 buwan. Okay, yung 7 buwan, 7 buwan pa. Right? So, positive and negative, 7 buwan pa yung pwede natin gamitin para magkaroon tayo ng breakthrough ngayong taon na ito. Tama ba? Right? Pero 7 buwan na lang yung remaining para hindi tayo mag-aksaya ng bawat araw, bawat linggo at bawat buwan na lilipas. It's a reminder sa atin na parang ganun lang kabilis yung 5 buwan para maging masinop tayo sa bawat araw na lumilipas. Tama? Looking back. Looking back doon sa 5 buwan. Okay? Of course, huwag na tayo mabuhay doon sa nakaraan. Pero let's learn from it. Kung babalikan natin yung first 5 months natin, meron ka bang mga pwedeng baguhin? At pwede pa ba tayo mas maging productive pa? Yes or no? Yes or no? Na posibleng mas nakapag-create pa tayo ng mas magandang results right now. Yes or no? Yes. Correct. Ako din. Wala namang wala. I'm sure lahat naman tayo. So, regardless kung ano yung situations natin right now, ang pinaka-importante is yung mindset that we have ngayon, yung decision na gagawin natin para mabago yung outcome. Right? Walang taong perfecto. Yes or no? And that is good news. Correct? We could always learn sa situations natin. Recently, I'm reading a lot of books and then, dumating lang sa akin itong, nag-pass through sa akin itong thoughts na ito that this too shall pass. Regardless kung ano yung pinagdadaanan natin. Right? This too shall pass. Make sense? Even yung magagandang bagay, yan din. Pero we have to maximize every moment. Okay? Living in the moment kung ano yung pwede natin gawin. Importante yung nakaraan, yung mga lessons natin doon, pero mas importante yung ngayon. Yung present natin right now, produkto ng mga nakaraan natin. Yes or no? At yung future natin, produkto yan ng mga gagawin natin sa present natin. Make sense? Maraming bagay na hindi part ng control natin, pero maraming bagay din
yung pwede natin makontrol para mabago yung outcome natin. Good news ba yun? Good news? Yes. That good news. So tonight, my goal is to really share these fundamentals, no? Meron para tayong slide. So yan, yung fundamentals, ito, fundamentals to achieving a successful USANA business. So, while nag-iisip, ano ba pwede kong ituro sa inyo? Sino rito yung matengke Jopet? Kay Sir Jopet. Friday. Marami ba kayo natutunan? Yes! Grabe no, sino yung mga hindi umaten? Okay, sabihin ng mga umaten, next time, umaten na kayo. Sabihin ng mga umaten sa hindi umaten. Dali! Marami kayong na-miss! Alam mo, when I'm watching that training, no, walang training na hindi tayo na wala tayong matututunan. Lagi tayong merong matututunan. Really, I've been in this industry for 18 years, 13 years in USANA. And maybe marami doon narinig na natin, pero kailangan ng reminders as well. Sa totoo lang, grabe, punong-puno ako doon sa training ni Sir Jopet. And yung mga bagay na pwede nating i-apply right now, nakikita ko talaga that it could make a big difference sa kung ano yung magiging outcome natin few months from now kung i-apply natin. Right? So itong pag-uusapan natin today or tonight is also a reminder sa atin. But I hope talagang mag-grasp natin yung idea para at least ma-apply natin. Ready na ba kayo? Okay, so I call it fundamentals to achieving a successful USANA business. Pag sila yung fundamentals, ito yung mga bagay na importante. Correct? We've learned this sa may power punch, pero gusto ko lang na mas ma-emphasize pa sa atin. Pag gumana yung clicker natin. Yan, so I call this success pillars. Ito yung tatlong success pillars that I believe could make a big difference sa kung ano yung outcome, kung ano yung sa results natin. Number one is yung vital task. We call this basic training, basic skills. The daily method of operations, the weekly method of operations. Ito yung mga sobrang importante activity na kailangan mong gawin every single day para magkaroon ka ng results. Yes or no? Alam na natin lahat ito, right? Yung mga nasa Zoom natin, alam na natin lahat ito, yung vital task natin. So, Kuya Rob, ang tawag niya dyan is vital task. Kasi ang sabi niya, vital task. Kasi pag hindi mo siya ginawa, vital siya sa success natin, di ba? Parang vital, ang tawag dyan? Ha? Vital statistics na sobrang importante, right? Yung buhay ng negosyo natin nakadepende dito, right? Kung lagi mong gagawin ito, yung mga importanteng bagay that you have to do every single day, then malaki yung chance natin na maging successful tayo sa negosyo natin. In fact, pwede mong makita yung mga tao na walang ganun kalaking results or walang ganun kalaking outcome, pwede mong i-trace back dito yan because they are not doing the vital task. Yes or no? That's why it's important, right? And also, pag-uusapan natin, ano yung relations ng why natin doon sa vital task natin? Kahit na gawin mo araw-araw yung vital task na yan, I don't think you will have the energy, you will have the motivation, the excitement. Okay? Hindi ka tatagal kapag may mga challenges and obstacles tayo, kapag hindi klaro sa atin yung why kung bakit natin siya ginagawa. Right? All throughout my career sa USANA, we will always go back doon sa why. Hindi natin gagawin yung mga bagay na sinasabi sa ating gawin pag hindi mo naiintindihan kung bakit mo siya kailangan gawin. Lagi tayong nagtatanong sa isip natin whether binavocalize natin o hindi, pero lagi tayong tatanong, bakit ko gagawin yan? Bakit ako atin ng training? Right? Bakit kayo nandito right now? Bakit kayo nag-live training? Anyone? Bakit kayo nag-live training? Yun nasa Zoom natin, bakit kayo umati ng training ngayong gabi? Kasi naiintindihan natin kung bakit natin kailangan umaten. Make sense? Tama ba? Kung alam mo importante ito, that's why, naiintindihan mo, kaya alam mo na importante siya, kaya nandito ka. Di ba sabi natin, ang laging excuse ng iba because wala silang oras, pero alam natin yung sinasabi na walang oras or busy sila, hindi totoo yun. Right? Kasi alam natin, wala tayong oras sa mga bagay na hindi importante. Meron tayong oras sa mga bagay na importante para sa atin because naiintindihan natin kung bakit. Alam natin mahalaga sa atin. Make sense? Kaya yung mga tanong, bakit may mga downlines na hindi umati ng training? Bakit may mga downlines na hindi sing-sipag ko? Bakit may mga downlines na hindi sing-committed ko? Right? Because most of the time, hindi nila iintindihan kung bakit nila kailangan gawin. Yung parang ikaw, hindi mo ba talaga nakikita yung nakikita ko? Di ba? Yung lagi sinasabi sa atin. Kung pwede lang ibigay ko yung mga mata ko. Naalala niyo yan? O, di ba? Right? Para makita mo yung nakikita ko. Kasi you want them to understand yung why or yung reason. Make sense? So crucial. Right? And also, napaka-importante, you have the why, right?
And you want to do this vital task, yung mga activities na kailangan mong gawin. Pero alam mo ba guys, pag hindi ka naniniwala na kaya mong i-achieve ang isang bagay, hindi mo rin gagawin yung mga bagay na yan. I've realized that is really crucial. Hindi lang dapat maliwanag yung why mo, pero dapat naniniwala ka na yung why mo pwede magkatotoo. Right? Guess what? Hindi mo gagawin yung mga bagay na hindi ka naniniwala na kaya mong kunin. You will only do things na naniniwala ka na pwede mangyari. Make sense? Kaya connected yung mga goal settings, which is pag-uusapan natin right now. Pag ang goal mo, sobrang lulang-lula ka, at ikaw mismo, hindi ka naniniwala kaya mong kunin, it will turn out, yung vital task, hindi mo siya gagawin. You don't have that much excitement. Kasi deep inside sa puso mo, hindi ka naniniwala na achievable yan para sa'yo. That's why crucial yung pag-set ng tamang goals. Ang tamang goals is something na nag-excite ka, yung naniniwala ka, yung believable, achievable for you. Kasi magkakaiba tayo ng abilidad, tama? Magkakaiba tayo ng hinahabol sa'yo sana. When I was starting, I was just aiming for like 15 to 25,000 per month. And that is enough. Why? Para talagang humataw ako sa negosyo. Hindi ko kailangan makita yung 1 million, 500,000 sa totoo lang. Right? Be honest. Sino sa inyo na-excite na kikita kayo ng 1 million sa'yo sana nung nag-join kayo? Hindi naman. Tama ba? Marami sa atin na-excite because alam mo, posibleng 30,000 additional per month. Posibleng 50,000 additional per month. Yes or no? And doon tayo nagsimula. Make sense? Posibleng magkakotse in 1 year time, in 2 years time, and doon tayo nagsimula. Hindi kailangan malalim. Right? Hindi kailangan malaki. Alam mo, sometimes, most of the time, kung ano yung pinaka-importante, yung believable for you. Right? And yung nagmamotivate sa'yo. Tama ba yung mga nasa Zoom? Right? Mag-type na tayo ng fire gen kung naniniwala tayo. Right? So, itong tatlong success pillars yung pag-uusapan natin ngayong gabi. And our objective, our goal, is talagang ma-imprint sa atin ito para i-apply natin. Make sense? Okay. So, why? Yung dream natin, your dream, or you call it a dream, you call it a goal, you call it a why, whatever. So, ito yung goal mo, ito yung dream mo, ito yung why mo. Sometimes, pare-pareho lang yan, magkakaiba lang tayo ng words na ginagamit. Correct? Kung ano man yan is equals to your USANA income. Yes or no? Kasi you need a USANA income. Sorry. You need your USANA income para makuha mo yung dream, yung goal, yung why na yan. Yes? Pero para magkaroon ka ng USANA income, kailangan ginagawa mo yung vital task. Kapag wala kang actions na gagawin, hindi ba pwedeng busy lang, yes or no? Meron bang busy sa negosyo natin and yet walang results? Right? Kasi hindi nila ginagawa kung ano yung kailangan gawin. They are just busy. Kaya sabi nga, hindi pwedeng busy ka, dapat productive ka. Pag sila mong productive, ibig sabihin, ginagawa mo kung ano yung kailangan gawin. Right? So, your USANA income is equals to vital task plus your why plus your belief sa abilidad na meron ka. Para magkaroon tayo ng income sa USANA para makuha natin yung goal natin. Okay? So, ito yung vital task that we have. It could be more. Pero at least, ito yung mga sobrang importante. Prospecting. Crucial ba yung prospecting? Yes or no? Alam na natin to, pero gusto ko lang i-emphasize, pag wala kang kakausapin, nasisira ng produkto tsaka ng negosyo natin, hindi lalago yung business natin. Prospecting is napaka-importante. And also, prospecting is a skill. It's not something na inborn. So, sino rito yung nahihirapan mam-prospect? O nahihirapan mam-prospect, taas ang kamay? Halos lahat naman nahihirapan mam-prospect yung simula. But the good thing is, this is something na pwede matutunan. Walang taong hindi nahihirapan mam-prospect. Lahat nagkaroon ng challenge sa pam-prospect. And while kinakausap natin o inuubos natin yung mga list natin, di ba? Sabi nga Sir Joseph, kailangan i-qualify natin yung ano, Jopet. Sino ba si Sir Joseph? Sabi Sir Jopet, you need to qualify. Totoo yun. Don't prejudge if they will join or not. Pero you have to qualify para makapag-save tayo ng oras. Right? So yung skills, yung prospecting is a skills that we all need to master. Ask yourself, kaya pa ba mag-level up yung prospecting skills natin? Yes or no? Online and offline, kaya pa mag-level up? Pag nag-level up ba yung prospecting skills natin, kapag nagbigay ka pa ng oras, pag nagbigay ka pa ng, pag intentional ka pa, right? Kapag inaral mo pa yan, nag-ask ka pa, mag-level up pa yung prospecting skills, yes or no? Yes. Malaking tulong sa negosyo, yes or no? Yes. I believe marami sa inyo, pilahan lang kayo na maraming prospects dyan, marami kayo mapapasign up. Kasi you're very good at presenting na. You know how to do the business na. Pero problema ng karamihan, wala makausap. Correct? Pero maraming tao na marami nakakausap. Nasa sales tayo, guys. Yung prospecting is a skill that we all need to learn. And a good thing, ang daming books about it. How to win friends and influence people. Right? Integrity selling, lahat nandyan. Correct? We all need to learn that. Setting appointment. Scripts. Napaka-importante. Posture.
as you set appointments. Relationship, kasi pag set ng appointment, depende sa relationship. Depende yung script na gagamitin mo, depende sa relationship na meron kayo. Tama? Yes, hindi pa pwedeng isang script, applicable sa lahat yan. Boss mo ba dati yan? Barkada mo ba yan? Iba-iba ng tono yan. Okay, yung relationship sa'yo. Paano ka nila nakikita? Iba pa yun. Kung nakikita ka nila as somebody that, you know, posibleng mabait ka at gusto ka nila, pero pagdating sa negosyo, posibleng hindi sila nagtitiwala na ba pwede kang maging successful sa negosyo. Because you don't have that traits, at least sa paningin nila. Nagmamatter din yun. Okay? So, kasama yan sa set, kasama yan sa skill sa setting appointment. Presentations. Opening and closing. I've realized doon sa may presentations lately, sabi ko, oo nga, no? Sino rito yun sa Zoom, di ba? Lagi nating iniisip. Kasi ang listening span ng mga tao, 1 hour lang. Eh. Kailangan mabilis yung presentations. May katotohanan naman doon, tama? Pero ang tendency natin, bigla na lang tayo magdidiretso sa may presentations. But you know what? Kung ano yung napaka-importanting part, gusto nyo ng tip? Yung priming and opening the mind are crucial. Kailangan makakonect ka. Right? Take your time. Kahit abutin pa ng 10 minutes yan, 15 minutes yan, 20 minutes yan, kung nakukuha mo yung objective na nakakakonect ka, nakakapag-build ka ng relationship, nakikita mo yung mga needs para pag nag-present ka, you already know kung ano yung tono ng presentations mo. So it will be more effective. Make sense? Kasi marami sa atin, pag this is my upline, siya pala yung magpe-present sa atin. Ikaw mismo, kahit na ikaw na yung pinakilala o binidlap ka, you still need to connect. It's a skills. Kapag ganyan ba, ni-level up natin, mas tataas yung batting average natin sa presentations? Alam mo ba, pag sarado ang isip ng tao at hindi ka nakakonect, kahit anong presentations mo dyan, kahit na gano'ng kaganda yan, hindi yan mag-sign up? So, mas importante yung opening the mind than the actual presentations. Importante rin yung actual presentations, pero mas importante yung opening the mind. Also, the closing. Yes or no? These are the vital tasks. Okay? So, and then follow-up, getting started, goal setting, promoting events, and duplication. Pero, ito yung tatandaan natin, okay? Yung tamang activities. Marami kang activities na pwedeng gawin araw-araw, but the 20% of your activities produces 80% of the results. Always remember that. Okay, wag tayo madidistract. Kanina, pinag-uusapan lang namin ni Coach Iko sa may labas, you know? Yung focus, sabi nga nila, si Sir Francis ata nagsabi niyan, focus is the new intelligence right now. Hirap na hirap yung mga tao na mag-focus. Right? Okay. Antay lang natin bumalik yung slides natin. Okay? So, hirap na mag-focus yung mga tao right now. So, you have to understand, hindi lang dapat busy tayo. Yung bang activity, you always ask yourself, o di ka ba, sulat natin, ano yung activities na kailangan kong gawin that will produce 80% of the results. Pag trinay mo isulat niya, like for example, in a day, lista mo kung ano yung mga activities mo, makikita mo. Especially na ngayon yung mga work from home. Anong ginagawa mo sa umaga, anong ginagawa mo ng tanghali, anong ginagawa mo ng gabi. Doon pala marirealize mo na kung bakit ganyan yung outcome natin. At kung bakit ganun yung results natin. Yes or no? Doon sa ginagawa natin, doon nakadepende yung results natin. So sabi, 20% of your activities produces 80% of the results. Hindi kasama dyan yung pag-aayos ng opisina. Hindi kasama dyan yung pagsagot ng email. Yung top 20%, ito yung nasa present ka. Yung presensya mo, nandun kumakausap ka ng guest. Hindi yung gumagawa ka ng training. Right? Yung kumakausap ka ng guest, yung nag-close ka, nag-open ka ng mind, yung nag-basic training ka, yun yung mga top 20% na nagpo-produce ng 80% of the results. The right activities. Correct? Second, okay, maliban doon sa may vital task, the quality ng paggawa ng vital task are crucial. Tama? Yan din yung tinapik ni Sir Joseph. Jopet. hindi naman pumasok sa Zoom si, si Sir Jopet, no? Okay. The quality. Hindi lang dapat marunong. Dapat? Effective. Dapat magaling. Correct? So, wag tayo mag-settle lang doon sa marunong tayo. And guys, lahat tayo, pwede tayong gumaling. Alam mo, naaalala ko nung nagsisimula ako. Yung unang panik ko sa stage, pinilit lang talaga ako ni Upline. Right? Hindi ko napapangalanan kung sino. Tago na lang sa pangalan si Upline Shane tsaka si Upline Ed. Right? Ang maririnig mo lang talaga sa akin yung ganun lang. Kasi naninervious ako eh. Tapos nagatumbling-tumbling yung whiteboard marker. Correct? Pero alam mo, yung moment na yun, exposures ko doon na nagsisimula ako. Right? Yun yung nakatulong sa akin. Yung experience na yun talaga. Sabi ko, grabe ang presentations. Kulang na lang. Ang problema ko, hindi ko maibalik yung sarili ko doon after the presentations. Kasi hindi ko alam kung ano mukhang hiharap ko sa mga kaibigan ko na nanonood sa akin. Even yung mga prospects, even yung mga leaders ko as well. Kasi palpak talaga yung presentations. Right? I remember bago ako nakapagpa-sign up, no, nagpunta ako sa Baguio, nagpaampon ako kay Lapid Miguel, long story,
3 months ako nandun. Yung first 3 months ko, ang dami kong kinausap. Mahigit 100 bago ako nakapagpa-sign up ng isa. Mahigit 100. Right? Lahat yung strangers. So, isang factor yun kung bakit hindi ako nakapagpa-sign up agad. Kasi lahat strangers, walang relationship. Make sense? Pero yung buong 3 months na yun, naging mahusay. Nag-improve yung skills. Right? So, yung first 3 months ko, more than 100 bago ako nakasign up ng isa. Nag-stay ako sa Baguio lahat-lahat 9 months. So, yung remaining 6 months ko, alam mo kung ilan pa yung nidirect ko doon? Strangers lahat? First 3 months, ilan? More than 100 ako usap, isa lang ang napasign up. Yung remaining ko na 6 months, nakapag-direct ako ng more than 50 in 6 months time. Right? Quality of the presentations. Correct? Nahasa ka na kung paano ko mausap ng mga tao. Alam mo na yung opening the mind. Di ba? Presentations. And also, alam mo na. Right? Nahasa ka na. And para makuha natin yan, na napaka-importante is quantity. Right? The more na gawin mong isang bagay, the more na mas maraming experience ka, the more na mas mataas yung quality natin. Of course, consciously, na ikaw dapat mismo alam mo kung paano i-improve. May feedback, di ba? Nag-i-improve ka. Ang goal mo, hindi lang yung dami ng presentations, pero yung learning sa bawat presentations. Ang MLM is a numbers game. Right? So, wag tayong mag-settle sa mga ilang-ilang presentations lang. Present lang, present. Correct? And you know what? The good thing, di ba? Hindi mo malalaman kung sino yung mga mag-i-stay sa negosyo natin. Right? Ang pinakamahirap yung umasa tayo sa ilan-ilan. Just really continue. Maraming factors kung bakit yung mga tao hindi nagtutuloy. But guess what? Hindi lang yan sa industry natin. Sa ibang industry, ganun din. Maraming tao hindi talaga nagtatapos ng mga sinimulan nila. Marami talagang ganun. Right? Pero hindi ka kasama doon. Tama ba? Right? Sabi mo nga, hindi ako kasama doon. Kasi ikaw, pag sinimula mo, tinatapos mo. Correct? That's why, sa lahat ng industry, lagi yan sinasabi, 1% o 3%, kung ano man yan, the point is, sobrang liit lang ng percentage ng mga tao nagiging successful because of so many factors. So, huwag natin isipin, ako sa'yo sana, marami naman dyan hindi nag-i-stay. Marami dyan hindi nagkakaroon ng results. Totoo naman. Correct? Pero totoo din na ganoon din sa ibang industry. Marami sa real estate, sa insurance, even sales, nag-quit bago pa man makabenta ng unang sales nila. Make sense? Yes or no? Yes. Oh, hindi lang totoo yun sa opportunity natin o sa industry. Totoo din yun sa ibang opportunity. Dapat maging klaro tayo. It is something na hindi natin kailangan maging emotional because it's just the way it is. Correct? Sabi nga, kung ang araw, sumisikat saan? Silangan. Tapos, lumulubog sa? It's just the way it is. Right? People come and go. Maraming factors. Maybe yung self-beliefs nila. Maybe yung limiting beliefs nila. Maybe their environment. Maybe they are not ready yet. Maybe hindi talaga sila para sa opportunity ng isana. Tama? Hindi na natin problema alamin yung mga bagay na yun. Just do the numbers. Just really present the opportunity. Right? Yung mga tao na binavalue natin would stay sa network natin. Correct? Those people who value time. Those people who value financial freedom. Those people who wants to help other people as well. Those people who value yung ganitong klaseng community. And those who believe in network marketing. And yung willing na trabahuhin, na iintindihan yung proseso para maging successful. Yan yung mga mag-i-stay sa negosyo natin. Yung mga hindi nag-stay, wala sila rin sa mga nabanggit. Make sense? So, kailangan ba natin sumama ang loob? Hindi. Just continue. Quantity. This is a numbers game. Right? Kahit anong pilit ko kay Don na mag-stay, hindi mag-stay si Don kung ayaw mag-stay. Kahit anong motivate ko dyan. Alam mo, sometimes, importanteng gawin ng tama yung negosyo. Quantity, quality, right? The right mindset, the right training, the right relationship. Pero sometimes, ginawa mo na yung lahat, pero nag-quit pa rin yung mga tao. That's okay. Just continue. Make sense? Kasi yung mga tao mag-i-stay, makikita mo lang yan kapag nagtuloy-tuloy ka. Yes or no? Okay, type yes sa Zoom natin kung naniniwala ka dyan, right? So yung tamang tao, makikita mo yan kung magtutuloy-tuloy ka. That's what happened to me. Yun ang ginawa ko din. Okay. Next. Okay. Second point na tayo. Tatlo lang yung point natin. Okay, start with your why. Okay, ito yung sinasabi na golden circle, sabi ni Simon Sinek. Right? We always talk about what we do and how we do it. Pero rarely na naiintindihan ng mga tao kung ano yung why, kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Right? So pag tinanong, what do? I do USANA. I help people increase their income. Or maybe I help people to become healthy because I share the product. Paano mo siya ginagawa? I share the products. I present the business. I recruit them. I train them. Correct? Pero hindi lahat ng tao maliwanag sa kanila kung bakit nila ginagawa ang isang bagay. Sabi ni Simon Sinek, you communicate from inside out. Simulan mo sa why, then bago dun sa what. Because people buy... People don't buy what you do. They buy why you do it. Kaya ito lagi, dapat lagi yung laman ng closing natin. Dapat ito lagi yung laman ng opening the mind natin. Right? Sharing sa mga tao, why you're doing this business?
Correct? Those people na nag-stay kagaya nyo, naiintindihan nyo kung bakit nyo ginagawa yung negosyo. Marami nag-quit o marami nawala sa negosyo natin because ito yung isa sa pinaka-problema nila. Unang problema na hindi nila intindihan kung bakit nila kailangan gawin yung business. They don't invest time, they don't attend trainings, they don't value you sana simply because they don't understand why. Correct? So why you do it? Ito yung purpose mo. Ito yung cause. Ito yung belief. Your reason. Ito yung mga pains or pleasure. Right? And the more you understand your why, sabi nga nila, if you know your why, you could bear almost anyhow. You could easily discover the how kapag naiintindihan mo yung why. Narinig nyo yung mga story, grabe, walang pamasahe, right? Walang network, ganito yung buhay, and yet naging successful sa'yo sana. Right? And then tinatanong natin yung sarili natin, paano sila naging successful ng ganun grabe yung challenge nila? Simply because naiintindihan nila yung why. Tama? Alam mo, minsan nagtataka ako kasi produkto ako ng OFW. Ang nanay ko 5 taon sa Hong Kong. Pero may mga kilala ko, ang parents nila doon 15 years, 20 years, 25 years. And some of them, na nagpunta ako sa ibang bansa, minute ko sila kasi malapit talaga yung puso ko doon sa mga pamilya magkahiwalay. And I want to know why. And then meron na itong pinuntahan ko sa ibang bansa, right, na ang parents nandoon, ang family nandito sa may Manila. Ang tagal na, umalis siya dito siguro 15 years old lang yung anak. Doon sa US, ang anak niya ngayon nasa mga close to 40 na. Tapos yung bunso, siguro mga ilang taon pa lang, or even months pa lang nung umalis. So ngayon, buti na lang may Zoom. And doon na lang sila nagkikita. Tapos iisipin ko, bakit nakakatiis sila ng ganun? Right? Sino rito yung kaya na malayo ng ganung katagal na hindi mayakap, na hindi maano ang pamilya? Alam mo, nakikita ko pa lang, napanood nyo dyan yung sa YouTube, yung batang babae na umiiyak kasi yung tatay niya nasa airport, di ba? Sinasabi niya, you don't love me, parang sa Bisaya, ano, hindi mo ako mahal, akala ko ba mahal mo ako, di ba? Talagang grabe yung iyak ng bata. Eh, ayaw siyang pakawalan ng nanay niya kasi ayaw na mapalapit sa tatay kasi hindi bibitaw. Alam mo, for the sake lang na mahawakan niya yung tatay niya, sabi niya, sige, okay, hindi na siya mag-hysterical. Bata pa, para lang pabayaan siya. Pagkabitaw sa kanya, yakap yung tatay niya, gano'n naman, akala ko ba mahal mo ako? Grabe, hirap, no? Sabi ko, how come nakakatiis ng 15 years, 20, 25 years? Alam mo bakit? Why? Naiintindihan nila. Hindi sila makauwi dito kasi hindi nila alam kung paano bubuhayin ng pamilya. Right? Binubuhos nila yung pagtatrabaho doon para lang magkaroon ng magandang buhay kapalit nung longingness nila o lungkot nila na mayapos o mayakap ang pamilya. Natitiis kasi naiintindihan kung bakit. Grabe, no? Right? Eh, yung anak ko nga lang, pupunta lang sa may kotse, sa may, ano, aalis lang ako ngayon, uuwi ako, akala mo mang umiyak, akala mo punta ako ng ibang bansa eh. Pero parang dinadurog na yung puso ko eh. Correct, yun pa. Are you guys learning? So people don't buy what you do. They buy why you do it. Look at this. Okay? More than the goal, di ba? You look at the why behind this goal. Right? So, di ba sa Power Punch, tinuro yung lifestyle goal tsaka yung impact goal. Regardless kung impact goal yan, regardless kung lifestyle goal yan. Kasi most of the time, pag nakuha mo na yung lifestyle, ang nagmo-motivate sa karamihan ng mga tao is the impact goal. They want to help people. Right? They helping the poor and sick people. Right? So, pero tinan mo, helping people make 6 figures income. Pero why? Why? The reason kung bakit nila gusto tulungan yung mga tao kumita ng 6 figures income a month, kasi ang nakikita nila doon, yung improvement ng quality ng buhay ng bawat pamilya na ito na kumikita ng 6 figures. Posibleng ang nanay at tatay hindi na magpunta sa ibang bansa because they are making 6 figures a month income. That's the why behind this impact goal. Make sense? Helping the poor and sick people because naiintindihan nila gano'ng ka-problema yung pera, gano'ng ka-importante yung gamot na even magkano lang ng gamot hindi makabili karamihan ng mga mahihirap. Right? Lifestyle goal, owning a car and condominium. This could be a powerful why. Sa mga bago, nag-uusap nga kami ni Iko, di ba? Kanina. Alam mo yung sa ngayon syempre yung alam mo mentor na tatawag ka lang sa iyo sana. Magkakaroon ka ng kotse rito. Hindi na ako namomotivate diyan. Right? Pero when I was starting, sabi mo magkakakotsi ako ng 8 months time o 1 year time, grabe yung motivation ko dyan. Grabe yung excitement, grabe yung energy. Because nakikita ka doon, yung hindi na magkukommute yung anak ko, di ba, pag-uulan, pag-aaraw as well, kasama na dyan yung recognition, kasama na dyan yung parang feeling mo, pogi ka kasi nakakotsi ka as well, right? Right? The why behind it, it could be a powerful motivation, owning a car, kasi status eh. Right? Maliman, pero pag nagsisimula ka, di ba, yun yung idea. Right? Itatama na lang natin.
Correct? Yun naman ang ginagawa natin sa organizations natin. Correct? So, beautiful and sino rito yung excited na magkaroon ng beautiful and spacious na bahay? Lahat. Right? Ano na-imagine natin? Pag, alam mo, ang goal ko magkaroon ng beautiful and spacious na bahay. Ano na-imagine natin? Ha? Ha? Na-imagine ka makakasama yung family ko tsaka yung anak ko na secured mentor. O, di ba? Na-imagine yung family tsaka yung anak, secure, tapos tumatakbo doon, di ba? Tapos may basketball court ka sa loob, tama ba? Tapos meron kang balcony doon na sobrang hangin. Tapos malilim, that you could relax sa hapon. Pwede kang kumain ng turon, ng ginatan, di ba? Sarap, oh. Correct? Tapos pwede kang tumanggap ng bisita, tapos mga downloads, kwentuhan lang doon. Hindi yun talaga nagsisiksikan kayo sa maliit lang na isang kwarto lang, kasama buong pamilya doon. Right? Makakahinga. Yes or no? Pwede kang magbasa ng libro sa may balcony, tahimik lang, kasi sa loob may ingay. May family room, di ba? May entertainment room, tapos meron ganito. Make sense? Exciting? Grabe, no? Or it could be gusto mo ng beautiful in space na bahay kasi Instagramable eh. Meron pa rin motivation, tama ba? Correct? How about a lifestyle goal ng time and financial freedom? Because marami sa atin, nakikita natin yung if you always need to exchange your time para lang kumita tayo ng pera, ito yung pains ng karamihan ng mga tao. They spend 12 hours, 16 hours every single day just to really make money. Wala nang oras sa pamilya. Wala nang oras sa ibang aspect ng buhay nila. And yan yung pain nila almost every day. Kaya marami, lifestyle goals nila, magkaroon ako ng time freedom. Right? Magkaroon ako ng financial freedom. Correct? Alam mo, when we were starting ni Joanne, naalala ko yung isang beses na kumain kami sa may Landmark. Yung bridge ng Landmark tsaka ng Glorieta, dati may French baker dyan. Baka hindi nyo na naalala. Baka Sister Beng naalala. May kabatch ba ako dito? Right? May French baker dati dyan. Alam mo, siya lang yung kumikita, ako wala akong income. So si Joanne, gustong-gusto talaga ng tinapay. Yung time na yung gusto niya talaga kumain, so kumain kami doon. Hindi kami, of course, hindi namin alam ang French baker. So mukha lang siyang masarap kasi yung alam namin yung malamang din nakakakain doon. Alam mo magkano gastos namin? Pagtapos namin kumain, 700 pesos. Right? And alam mo, afternoon, sobrang lungkot namin kasi yung 700 pesos, isa't kalahating araw na trabaho na ni Joanne yun, iminirienda lang namin. Right? And nalulungkot kami, yung even yung ganito na maliit na bagay, yung makakain ka ng tinapay, will cost you money. That's why ang lifestyle goal namin is the financial freedom. So we can able to eat yung mga ganitong bagay na hindi naman ganun ka-expensive. Kasi kaya naman. Tama? Alam mo yung moment na konting-konti lang yung pera mo, tapos ang family mo, tapos yung kapatid, yung parents mo, kailangan ng pera, tapos yung sarili mong pamilya, anak, asawa mo, kailangan din ng pera, tapos magde-decide ka kung paano mo hahatiin yung pera. Ibigay mo dito, malungkot ka din, durog yung puso mo kasi wala sa anak, wala sa asawa. Ibigay mo sa kaliwa, then hindi matulungan yung kapatid mo tsaka yung parents mo. Right? If you could help both, why not? Make sense? That's why yung income, importante. Importante ba kumita na maganda? Yes? Right? Masaya ba pag kumikita na mas malaking income? Correct? Alam mo, tatlong bagay gusto ko i-share sa inyo kung bakit natin kailangan mag-pursue ng malaking income. Why we need to aim for financial freedom. Right? Number one, pag hindi mo na kailangan ipagpalit yung oras mo araw-araw sa work, then you can have time sa mga bagay na mas gusto mong gawin kasi okay yung cash flow natin. Yes or no? Isa sa powerful na reason kung bakit mo kailangan i-pursue yung financial freedom. Because you don't need to exchange 8 hours, 10 hours, 12 hours, 16 hours every single day. Sometimes your weekend para lang kumita. Right? And you have to do that 10 years, 20 years, 30 years. Pag hindi mo na kaya mag-work, wala ka ng income na papasok. Kaya nakadepende ko sana, malakas pa ako, sana hindi ako magkasakit. Kasi pag hindi mo na kaya magtrabaho, wala nang income na papasok. Ang hirap, correct? That's why you have to pursue financial freedom because hindi habang buhay, kaya mo mag-work, yes or no? Alam natin yan, correct? And darating tayo dyan. Eh kung pursue mo siya in the future, bakit hindi mo i-pursue right now? Right? That's number one. Number two, right? It gives you the ability to help others. It increases your ability na mas makatulong ka sa iba. You aim for financial freedom para hindi lang okay ang pamilya mo, meron ka pang extra to really help others. Yes or no? Ang daming taong may need. Sabi nga, let's be part of the solution. We are blessed, no? To even though may konting extra ka, you're still blessed. You could be able to give and bless others kesa yung tayo yung nangailangan. Tama? Pangatlo, why do we need to pursue financial freedom? It's not about the results. Results is just the results. It's kung ano yung magiging ikaw because of the process na kailangan mong pagdaanan. It's kung ano yung tao na kailangan magiging ikaw for you to get that results, for you to get that goal. And that is something na hindi mananakaw sa'yo na kahit na sino.
Kahit saan ka dalhin, pwede kang tububo because you acquired those skills, those knowledge, those experience. Make sense? And yun yung napaka-importante. Three powerful things. Why do you need reasons bakit natin kailangan mag-pursue ng financial freedom? Agree? Exciting? Okay, nasa Zoom, agree ba tayo dyan? Right? So, this could be a lifestyle goal or impact goal, but look behind this goal. Ano yung why behind this goal? Travel the world. Yung excitement. Correct? Yung learnings, if you travel the world. Became a six-figure or seven-figure earner. Sometimes, validation, respect. It could be a powerful motivation. Alam ba, maraming tao, dahil buong buhay nila, people look down on them. Kaya gusto nila kumita ng 50, ng 100 to achieve this something para may validation, para may respect, para mapakinggan sila. That's why people write books, di ba? Para may significance. Make sense? The why behind the goal, right? So maraming tao gustong yumaman and be independent para pag nag-senior citizen sila, mayroong cash flow na pumapasok. Powerful? Yes, lahat tayo darating dyan. Tama? We don't want to be a burden dun sa pamilya natin, sa mga anak natin as well. Kasi, you know, mahirap na mag-build ng sariling pamilya tapos dadagdag pa tayo sa kanila. By God's grace, gagawin natin ang tama ito as well. Maalaw tayo ng Panginoon to have those cash flows sa ganung edad. Naalala ko yung kwento ni Ninang Annette. 2 days ago, kachat ko siya. Magpapadala siya. Meron siyang book na sinulat, autobiography nila ni Ninong Victor. And sabi niya, Nat, padala ko yung book sa'yo. And 6 more, kasi some of the leaders gusto niya rin padalan. Sa akin niya lang ipapadala at sa ako na mag-distribute. Tapos naalala ko yung kwentuhan namin before. Sabi niya, Nat, you need to be really, really, really successful financially. Kasi yung mga anak ko malalaki na, sabi niya. Sa Canada sila, sa Vancouver. May kanya-kanyang pamilya, magkakaibang states as well. Tapos may mga apo na rin ako. You know what? Ang hirap nila i-gather. Sabi ko, bakit naman, Ninang, even special occasion? Kasi every single day, ang concern nila is pera. Weekend na lang, ma-maximize pa just to really make money. Kasi they have these bills, kailangan nilang bayaran, tuition fees, lahat, etc. You know kung bakit ko sila napapapunta sa bahay? Kung bakit ko sila magagather, pag mag-schedule ako ng bakasyon, all expense paid, everybody will go. Kasi bayad lahat. Correct? Grabe, no? Right? So, ikaw ba naman, libre mo lahat, pati apo mo. Sama, hindi? Sama. Correct? Bora Bora, sama, hindi? Sama. Maldives, sama, hindi? Sama. All expense paid, sama, hindi? Sama. Correct? Could be shorter or longer. Okay? So, and some of us basically impact goal. So, marami sa atin, nakuha rin lifestyle goal. Maybe hindi na ito yung nagmamotivate sa atin right now. Maybe it's the impact goal. I have a downline with a cancer doctor for 30 years. And na-amaze ako. Ang goal niya, di ba, very successful. Very successful. Kung siya lang, talagang okay na siya financially. Pero what makes him excited sa negosyo natin and every single day? Ngayon, nag-aaral siya ng how to treat cancer through nutrition. Okay? So, may tawag sila doon. So, yun ang ginagawa niya right now. Kasi ang goal niya is magkaroon ng holistic center for people who has cancer. 30 years of experience sa chemotherapy and radiation as well. So, paano niya magagawa ito para the best possible results yung makuha ng mga patients? Kasama doon yung mga paglabas na rin doon sa mga patients na hindi makapag-afford ng medications. Grabe, no? Powerful? Right? How about donating 50% of your income? And leave it at 50%. Ano ba, marami tayo narinig ng mga testimony dito, yung quality of life, yung happiness, yung joy that they have because they could able to give. One of the purpose of money is to be generous. And use it to really bless others. Isa yan sa purpose ng pera. How much do you need? Right? Ma'am, kaya mo bang ubusin yung 2 million per month? How much do you need? Tama? Alam mo yung 2 million, 4 million, 6 million, 8 million, 10 million, wala masyadong difference yan. In terms of kasiyahan, in terms of fulfillment, kung gagastos mo lang sa'yo. But if you're gonna use at least half of that, pambigay sa iba, then it could make a big difference. Correct? Powerful? How about supporting your siblings, parents who are in need? For some people, it's very powerful, right? Influencing people about God and money is also powerful. This is my motivation now. Correct? Kasi the lifestyle goal, some of that nakuha ko na. So what excites me right now is to use the results that I have, yung binigay sa akin ng Panginoon na itong platform na ito, the results, the story na binigay niya, lahat naman yung galing sa kanya, right? And I hope I was able to use that to really influence people, to really pursue money. Money is not bad. Neutral lang pera. Correct? Kapag selfish ka, then you'll be more selfish. Kapag kumita ka ng pera, useless yan.
Tama? Pero kapag generous ka and you have the money, then you will be a blessing to many people as well. Yan ang sabi sa Proverbs, diba? A righteous person, when a righteous person prosper, diba, the city rejoices. Yun ang sabi. The city rejoices because you become a blessing to many. Correct? It's a very good motivation as well to really excel more sa ginagawa natin. Because you pursue money, you don't love money, you pursue money, so money will be your slave. To use it to bless others. Tama? Make sense? Okay. So kahapon, may natutunan ako si Stephen, sabi niya rin, giving, honor God, blesses others, reap rewards. Tama ba? Again, ano nga? Giving, honor God, bless others, reap rewards. May reward. Really. Promise sa Bible yan. Guys, may reward. May reward. Right? Okay, are you guys learning? Okay, type nga tayo ng fire dyan sa Zoom kung if you guys are learning, kung nandiyan pa kami. Okay, so share ko lang sa inyo to. No? When I started USANAP, just to really bigyan kayo ng idea, paano nakatulong sa akin ito? You're really understanding the why. When I joined USANAP, my goal was to really make this 25,000 per month in less than 6 months. Okay? Tignan mo ha. Because this would help me provide for my immediate pains. Here's my pains. Ito yung why ko. Continuous supply of milk and diapers. It was really painful. Kasi every single week, problema namin yan. Right? Anyway, kasama ko pala yung anak ko. 2 weeks old when I joined USANAP, 2 weeks old pa lang siya. Sean, can you come here? Quick. Come on, quick. Quick. Can you remove your mask? Ayan. When I joined USANAP, 2 weeks old pa lang ito. Right? How old are you now? 13 years old na. Right? 2 weeks old. Guys, when I joined USANAP, yung panggatas niya, yung pampers niya, yung diapers niya, every single week, problema namin yan. Really. Vaccine, pinipila namin sa center, problema namin yan. Sa mga anak, alam niyo kung magkano yung vaccine dyan. 4,000, 5,000, depende. Sa amin, pinipila namin. Diba? Yun yung pain. Right? Sige, you could sit down na. Thank you, anak. Right? So, yun yung pain. Right? Ayan pala, yung checks-up, yung vaccine, di ba, utilities, di ba, yun yung pain namin, hindi ako makapagbigay sa nanay, makapagdagdag. Imagine mo, nandun na ako nakikitira, di ba, meron akong asawa, meron akong anak, and yet, hindi ako makatulong sa kuryente sa tubig. Grabe yung pain, nakikita ko yung nanay ko alas 12 ng gabi, uuwi sa bahay, nagbibilang ng pera, kaunti ang perang binibilang, hindi matapos-tapos. Nagtataka ka, bakit ganun? Hindi naman ganun kadami, hindi matapos-tapos yung binibilang na pera. Kasi naghalo yung stress, naghalo yung puyat. Paano pagkakasyahin ito? Meron kami maliit na kalendirya na araw-araw yung benta, yun ang ipambibili, tapos yun din ang pantitinda tomorrow. Correct? So yun ang binibilang niya every night. Siguro sobrang pagod niya, alas 12, alauna ng gabi, iniisip niya, paano ko pagkakasyahin ito? Hindi matapos yung bilang, kasi hindi niya alam paano yung pagkakasyahin. Right? So tapos ako, di ba, ilang taon, 25, 26 years old. And yet, hindi makapag-provide. Can you imagine? Right? So, ang pain ko is magkaroon ng yaya para may mag-alaga kay Sean as well. Kasi every time naalis kami sa bahay, nag-worry ako. Kasi minsan sa nanay ni Joan, minsan sa nanay ko, both may ginagawa and both naghahanap buhay. So, walang 100% focus sa kanya. But we have to go out. Di ba? Yung may mga anak dito, hindi ako makapag-USANAP kasi may anak ako eh. Guys, nung nag-USANAP kami, when we were starting, walang naiiwan sa kanya. Every day. And ang tatay ko, during that time, talagang grabe pa yung inom. Praise God, ngayon, pastor na ang tatay. Pero nung time na yun, nung nagsisimula siya, araw-araw umiinom. Uuwi kami ng bahay. Pagdating ng bahay ni Joan, siya yung unang darating sa bahay after ng work niya sa may bank. Pagdating niya sa may bahay, ang aabutan niya doon, siya tulog, yung tatay ko tulog, nasa may sahig lang. Siya naka-pampers lang. Ang tatay ko naman, naka-short lang din, tapos wala, topless din. Gumugulong yung bote ng radio. Siya kanya, gumugulong yung bote ng gatas. Ganun ang scenario every day. Kasi sabi, sana magkaroon ng yaya. At least, yaya, tapos nandiyan si nanay, supervise lang. Make sense? Kasi we have to work, we have to provide. Right? Alam mo, the reason kung bakit I'm doing USANAP during that time, the 25,000, kasi this 25,000 per month, okay, makakatulong ito para magkaroon kami ng harmony, mag-asawa. Alam mo, yung araw-araw na discussion about money. Right? Yung natatapakan na talaga yung pagkalalaki mo kasi hindi ka naman kumikita. I really understand yung wife ko kung bakit lagi mag-inutulog during that time. Maaga ako aalis, madaling araw ako uuwi, tapos walang pera. Sino ba namang asawang hindi magagalit? Right? Sabi ko, that 25,000 per month, at least, di ba, magkaroon kami ng harmony.
Kasi yung 25K na yan, mas malaki ng konti sa kinikita niya. Yung 25K na yan, makapag-provide ng kuryente, ng tubig, makabili ng pampers, ng gatas, mayroong contribution. Alam mo kung bakit? Kasi yan ang pinanggagalingan ko. Para makita ko na responsabling magulang, anak at asawa ako. Right? Kasi feeling ko useless ako during that time. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral, eh, hindi ako makapag-provide. Sahod lang ni John ang pinagkakasya namin, 15,000 kada buwan. Laki-laking bakulaw, di ba? Tapos hindi makapag-provide ng income. Right? And I want to prove sa sarili ko that I'm able. Kaya ko, responsible ako, maayos akong tao. Pero wala yung mangyan eh. Ito yung pains ko eh. That's why I'm excited to make that 25,000 per month. Right? Kaya sabi niyo, clarity and power. Why? Ito yung clarity ng why. Okay? That made me act. Yan ang dahilan kung bakit ko natiis yung mga challenges. Maglalakad kasi mula Libis hanggang PRC, Philippine Racing Club. Tinatang ng mga tas, grabe upline. Hindi mo nararamdaman yung pagod. Paano ka natiis? Wala kang pamasahe, wala kang ano. Tas yung itsura mo lang, di ba? Talagang lakas lang ng loob, tsaka yung kumpiyansa lang. Because of this why. Kapag mas malaki yung why mo, mas malaki yung dream mo, rather than dun sa may obstacles, kaya mo eh. Sabi, you could bear almost anyhow kapag ka naintindihan mo yung why mo, kung bakit mo siya kailangan gawin. Sa totoo lang, hindi ko naramdaman yung pagod during that time. Kasi habang naglalakad ako Libis papunta ng PRC, ang iniisip ko, kada salok ng gatas ni Sian, iniisip ko kung kailan uli yung kasunod. Iniisip ko saan ako makapag-provide. I was busy during that time. So why is so powerful? Are you guys learning? Yes. So I hope nakakatulong sa inyo ito. So what is your why? Ano yung mga pains na meron ka right now? Na yung additional 30K, 50K, 100K per month could make a big difference sa sitwasyon na meron ka ngayon. Exciting? So write it down. Okay, sulat mo yan mamaya. Okay, sulat mo yan. Okay, the third one is believe in your ability. Believe sa ability natin. Okay? Believe sa abilidad natin. Sabi dyan, a person's belief in their ability to succeed in a particular situation will determine if they will succeed or not. Totoo yan. Right? You understand now your why. Klaro na sa'yo, grabe, ito yung kailangan kong gawin, etc. Ito yung vital task as well. Pero kung hindi ka naniniwala na kaya mo, then hindi mo pa rin gagawin. Tama? And ito rin yung challenge. Kaya dapat magkakasama siya. Your vital task, your clarity in terms of why, at the same time, naniniwala ka na kayang ma-achieve yan. That's why crucial yung pag-set ng goals natin. That's why sabi ko sa inyo, I started with 25K. And that 25K, yung kaya niyang ibigay sa pamilya ko is enough to wake me up every single day, every single morning para hatawin yung negosyo. Na regardless of the obstacles, rejections, right, hindi masyado maka-apekto sa akin kasi the 25K and what it can provide in terms of my pain is so powerful na hindi ako mahinto talaga kakahataw. Right? So ano yun sa'yo? Kaya sabi niya, why doesn't really matter if you don't believe in your abilities that you can make it happen? Right? I believe lahat tayo yung seed binigay niya ng Panginoon dyan. I could say that kasi I used to believe na hindi ko kaya itong mga bagay na ito. I used to believe that I cannot provide or I cannot make this amount, this income. Hanggang ngayon, I'm amazed. Right? But naniniwala ako na si Lord ang nabigay ng seed dyan. But you have to nurture it. Pag pinaniniwalaan mo siya, the more na pinaniniwalaan mo yung capability mo, it is God who made you, then the more na nurture yung seed na yan. Make sense? Right. So, your belief will affect how you think, how you behave, and how you feel. Kaya pag wala yung motivation sa mga tao, kasi hindi naniniwala eh. Sino sa akin, kaya ko kayang kumita ng 50,000, kaya ko kayang mag-100,000 sa Yusana. Right? Kaya ganun yung energy, kasi hindi naniniwala eh. Right? Kaya naisip yung mga obstacles kasi hindi naniniwala eh. Kulang sa belief eh. Kasi kung talaga naniniwala yan, nakikita yan ng 100K. Kung naniniwala yan, pwede maging successful sa Yusana yan. Ang energy niyan, mataas, yes or no? Pakita nyo nga sa akin yung energy ng naniniwala. Ano yung energy naniniwala? Right? So, yung nararamdaman, yung laging depressed eh, kasi hindi naniniwala eh. Di ba pag depressed na tao, anong laging nakikita? Yung negative eh. Doom. Walang belief na mayroong magandang mangyayari. Pag naniniwala ka na may mangyayari, pag naniniwala ka na maganda yung future mo, anong energy? Paano yung energy na naniniwala na maganda future? See? Correct? So kung kabalik tara ng energy, ibig sabihin walang belief. Yes or no? Right? So, tinan mo, look at this. No? Ano yung difference ng mga tao? Sabi, may difference among people who have strong and weak belief. Right? Ano sabi dyan? People with strong sense of belief in their abilities develop deeper interest in the activities in which they participate. Grabe, no? Talagang may interest eh. Talagang, you know, may pag-aaral eh, di ba?
They form a stronger sense of commitment. May commitment. Talaga magpupuyat yan, atin ang training yan, regardless. Kasi maniniwala eh, yung self-belief nila mataas eh. Naniniwala siya na kaya kong gawin eh, di ba? So they will recover quickly from setbacks and disappointments. Yes or no? Yes. They will view challenging problems as a task to be mastered, di ba? Ang ganda ng perspective, growth mindset, kasi naniniwala. Ito naman yung opposite. People with a weak sense of belief in their abilities, they avoid challenges. They believe that difficult tasks and situations are beyond their capabilities. Fixed mindset. Focus on personal feelings and negative outcomes. Hindi doon sa learnings. Quickly lose confidence in personal abilities. Correct? So kaya pag nakikita mo yung nasa ilalim, so yun yung mga, ibig sabihin kulang sa belief. Makikita mo yung nasa taas, yun yung mga traits ng mga tao na mataas ang belief na pwede mangyari sa kanila. Right? Okay, the question is, okay, before that, no? So I want to discuss the success cycle. Very quick, look at this. Kay Tony Robbins, yung success cycle. Lahat ng ito nag-i-start sa belief. Whatever kung ano yung paniwalaan natin, yun ang potential na ma-unlock natin. Gets? Kung ang level of potential 1 to 10, kung maniwala ka lang na ang potential mo is level 2 lang, then yun lang yung potential na ma-unlock. So yung susi mo, kung, regardless kung ano yung potential na ma-unlock mo, is your belief. Tama? And then your potential na na-unlock mo with take action. So yung action mo pang level 2. Kasi yun lang yung pininiwalaan mo eh. Kung ang belief mo ba, level 10 ka, ang potential na ma-unlock mo, level 10, yes or no? So ang actions mo, level 10, yes or no? Yes. So ang results mo will be? Level 10. Correct? Look, what happened to me? Naniwala ako sa 25K. Right? That 25K, sweet spot, nung nagsisimula ako, 25K, grabe, sapat eh. 25K lang, sapat na eh. Sabi ko, kaya ko eh, 25K. Kahit pabilis o mabagal, sabi ko, hindi ako ganun kagaling, hindi ganun kalaki network ko, pero kaya ko yung 25K eh. Nawala. Okay. Naniwala ako. Right? That's why yung potential na pang 25K lumabas. Gets natin? So, dahil naniwala ako, yung action ko pang 25K. Nakuha ko ba yung results? Okay. Nung nakuha ko yung results, sabi ng brain ko, you see, nakuha mo yung 25K eh. Right? You could make more than 25K. Na ang laking panibagong potential. 50K. Then yung hato na pang 50K. Nakuha ko yung results. Sabi, you see, 50K. Panis na sa'yo yung 100K? Correct? Na-unlock yung potential ng 100K. Right? Humataw ng pang 100K. Nakuha yung results? Nakuha eh. Sabi, 100K. Dapat normal na lang sa'yo yan. You should go 500,000. So naniwala, kaya ng 500,000 eh. Right? So yun ang upward cycle. Pero alam mo ba, meron din downward cycle? Right? Dahil kulang sa belief na kaya. Naku, parang hindi ko ata kaya. So ang actions niya, so-so lang. Dahil so-so ang actions lang, dahil hindi naniniwala na kaya, hindi na-unlock ang potential, yes or no? Mababang potential na na-unlock. So, mababang actions. Mababang actions, anong results? Mababang results. So, ano sabi sa brain? Sabi ko sa iyo eh. Hindi mo kaya. That's why sabi, oo nga, no? Sige, try ko pa rin kasi pinipilit ako ni-apply ni. Mas mababang belief, mas mababang results, mas mababang belief, mas mababang potential, mas mababang results, hanggang sa later on, wala na. That's downward cycle. Correct? So it starts with the belief. Pero ang catch is, magsimula ka doon sa kung ano yung kaya mong paniwalaan. Kaya hindi laging okay ang malalaking goal. For long term, pero importante yung short term. You know, sometimes the longer the goal, the more na mas maliit nag-a-appear sa brain natin. Kasi mainipin tayo, gusto natin 6 months from now, 12 months from now. Okay pa rin yun. Pero mag-set ka ng goal that's something that you could achieve 6 months, 12 months from now. Hindi yung 10 million, tas gusto mo 6 months from now, makuha mo na agad. Yes or no? Okay. So, pili kayo. Bigyan ko kayo ng $100 right now. Pero pag nagintay ka ng isang taon, bigyan ka ng $200. Sino sa inyo kukuha ng $100? $100 now na, taas ang kamay. Yung totoo, guys, ha? $100 now na o $200 one year from now? Sino yung sa $100 now na, taas ang kamay? Sis Ben, tingnan mo, ha? Hindi natin bibigyan ng $100 yung iba. Right? Yung totoo, mag-aantay yung iba ng one year bago sa $200? $100 now na, huling pagkakataon. Diba? Most of the time, pipiliin natin yung now na. Tama ba? Pag may bibiliin ka nga, hindi ka na nag-aantay ng sale kasi gusto mo now na eh. Yes or no? Okay? Okay. So, paano tataas yung belief natin? Okay. Bilisan na lang natin ito. Okay. So, ano yung mga bagay na nakakatulong to increase our belief? Number one, mastery. Right?
So, mastery of skills, mastery ng ginagawa natin. The more na ma-master mong isang bagay, yung vital task or vital activities natin, the more positive experiences ang makuha natin, the more you will believe na kaya mo. The more natataas yung self-belief mo na kaya kong mangyari yan, kaya kong makuha yung results na yan. Right? The more you master isang bagay. Yes or no? Pag isang bagay yung nagawa mo ng pag-ulit-ulit, mas tumataas yung kumpiyansa natin na kaya natin. Sino sa inyo yung mga nurse? Right? The first time na nag-injection tayo, correct? Mataas ang belief? Right? Pero the more you do it, the more na mamasin mo, the more na may smooth, mas mataas na kumpiyansa natin. Yes or no? Yes. Correct? So mastery. So anong kailangan gawin? Go outside your comfort zone. Then present the business. Do the open-minding. Do the closing. Grab every opportunity na kung saan lalago ka dun sa mga vital tasks natin. Correct? Lahat naman nagsimula na hindi magaling. Sabi nga, you don't need to be great to start. You have to start to be great. Lahat kami nagsimula kami na hindi marunong. Tama? Regardless kung ano yung outcome, gagawin namin yan every single day. Kasi mastery and positive experience nagkikreate ng mataas na belief. Agree? Okay. Second thing is immersion. The more that you will surround yourself with people that are successful, those who have results, especially yung mga similar to you. Ah, may doctors. Ah, doctor din pala sila, naging successful sa iyo sana. Kaya ko din yan. Ah, accountant din pala sila, naging successful sa iyo. Kaya ko din yan. Ah, room attendant, tas naging successful. Kaya ko din yan. That's why immersion is napaka-importante. Right? The more na makita mo yung kaedad mo, kabatch mo, same field mo, same ng background mo, naging successful dito, sinasabi sa brain mo, kaya ko din yan. That's why you always surround yourself with people that are successful. Those who are positive. Right? Yung mga mag-i-encourage sa'yo, crucial. And the good thing, meron tayo dyan sa USANA, meron tayo dyan sa Next Gen. Yes or no? Right? Malaking bagay. Also, syempre, yung opposite is true. When you surround yourself with negative people, when you surround yourself with those people that are, you know, puro complaint, then yun din ang mangyari sa atin. Naniniwala ka, mahirap din ang USANA. Naniniwala ka, hindi rin para sa'yo ang USANA kasi yun lagi mo naririnig. Tama? So, wag na natin, anong solution doon? Wag na natin dikitan yung mga tao na negative. Tama ba? That drains your energy. Correct? Mahirap na nga yung handle yung sa'yo eh, di ba? Magsama ka pa ng ibang negative, di lalo na. Agree, agree? Agree. Okay. And this one, smart goals. Yan ang sweet spot. Pag ang goals na sinet mo is kaya mong kunin. When the right, sabi nga, when the goal is right, which is exciting, and if it's believable for you, it leads you to act. It leads you to action. Correct? Pag ang goal, sabihin ko sa'yo, madami lang months ka na sa iyo sana. 8 months, ano nang rank mo right now? Believer, 8 months believer. Tapos sabihin ko sa'yo, 3 months from now, kaya natin mag 1 million per month. Exciting para sa'yo? Ha? Sabi niya, yes daw. Correct? Could be kasi bago pa lang siya, di ba? Di ba? Pero totoo lang, exciting yun para sa'yo? 3 months from now, mag 1 million ka, tapos believer ang income mo ngayon, exciting yun for you? Yun totoo? Hindi mo madikit yung 1 million tsaka sa $100 ngayon, paano ko gagawin yun in 3 months time? Tama ba? Right? Pero 50,000 monthly income 3 months from now. Ano mas exciting? 1 million or 50? 50,000 ang mas exciting. Kasi mas achievable. Mas exciting. Yes or no? Kaya yung tamang goal is napaka-importante. Correct? O, share ko sa inyo ito. Ano yung nangyari sa akin? Right? Remember, ang goal ko is to make 25,000 per month in 6 months time. That was believable and exciting for me. Depende kung ano yung sa'yo. Maybe may income ka ng 100 right now, may 200,000 ka na per month, may 300,000 ka na. Maybe additional 100,000 per month 3 months from now would be exciting for you. Pambayad ng amortizations, pambayad ng insurance, o pang savings. Yes or no? Correct? Magkakaiba. Right? So, yan ang ginawa ko. So, what happened is 5th month, kinita ko na is more than 25,000. Doon ko na siya nakuha. Pero when I started with a goal in mind at 25K, this gives me the energy, the motivation, the fire. Remember, diniscuss natin kanina what this 25,000 means sa akin. Right? It's not the amount, it's the value of this 25,000 sa buhay ko. Yung pains na pwede masolusyonan because of this 25K. Yes or no? Gets? And because of that, di ba, regardless of the income, regardless of the struggles, regardless of the obstacles, nagtuloy-tuloy ako kasi naniniwala ako, kaya ko yan 25K. 25K lang yan. Right? Hindi kailangan ng diploma. Hindi kailangan talagang Albert Einstein ang utak natin para kitain yung 25K. That was my mindset. Kasi that's only 25K. Achievable, yes or no? Okay. Realistic? Okay. Attainable? Okay. So, nangyari sa akin. And then, look. Yan yung turning point. Okay?
That was a turning point. So, nangyari, okay. So, yan yung nag-increase ng belief sa akin tsaka nag-unlock ng panibagong potential. So, nag-set ako ng goal. Sabi ko, I want to make 100,000 isang buwan. So, yung 31,000 gives me the confidence, give me the experience. Sabi, kaya mo mag 100K. Bakit? Dati, iniisip mo kung kaya mo mag 25K eh. Tama ba? Mas madali na sa akin yung 100,000 isipin. Mas madali i-absorb, mas madali paniwalaan. Bakit? Nagawa ko na yung 25K. Nakatungtong ako sa unang baitang. Kasi yun ang problema minsan pag mag-set ka ng goal from 0 to 60 steps ang gusto mo agad. Pero you gotta do one at a time. Yung taas mo, yung kumpiyansa mo, tumataas. Correct? So what happened? So tuloy-tuloy lang yung ganong klaseng income. And then boom, pagdating ko ng 9 month, 146,000. Na-break ko yung 100,000. Correct? On my 9th month. So what happened? This increased my belief and unlocked new potential na naman. You know what happened? Okay. The following month, I became goal director. So also, 10 months. What happened after that goal? Yung kaibigan ko, si Romel and Daisy Balaguer became Ruby and making 500,000 a month during that time. Ano yung impact sa akin? Di ba immersion? Correct? Kasi kaibigan ko sila eh. Kasabay ko sila nag-use sana. Kasama ko sila sa may Perth, Australia. Right? Alam ko kung paano nila ginagawa yung negosyo. Dati pinag-iisipan namin kung possible yung $1,000 a week or $200,000 a month. So parehas kami naging $200,000 a month. Parehas kami naging gold director. Then few months after that, naging Ruby. Kaya mag 100,000 per month. Sabi ko, kaya ko mag 100,000 per month. Sabay lang kami. Immersion. Correct? When you see people succeed na kagaya mo or similar to you as well, naniniwala ka na ba pwede rin mangyari sa'yo. Right? So because of that, what happened? Naniwala ko na kaya ko. Tama? So ano nangyari? Oh. Okay, andito pala yun. Okay, so what happened? Okay, yung why namin, bakit namin kailangan kunin yung Ruby Director? Naisip namin yung lifestyle. Yung recognition, yung impact. Yun ang totoo. Correct? Exciting ma-recognize? Yes or no? Exciting yung lifestyle from 200 to 500,000? Yes or no? Yes. Yung impact na makikita mo sa mga downlines because you could share to them how to make 500,000 a month. Yes or no? Yes. That's our why. Powerful? Powerful. Okay, so what happened? Plus, yung ability namin. It's just one rank away eh. Achievable yan. Gold ka kami, Ruby pa. Pero kung wala pa kaming income tapos magro-Ruby kami, maybe hindi ganyan yung tingin namin sa belief. Right? Maybe from 0 to 100 muna. Nag-guess nyo ba? Nakaka-follow tayo? Right? And then sabi ko, si Romel and Daisy, nagawa nila eh. Sila Kuya Romel, tsaka sila Ma'am Daisy, nagawa nila. Kaya ko din eh. Correct? Kasi kaibigan. And then, nagawa namin yung vital task because naniniwala kami, because powerful yung why namin. We believe, so we act. We believe, so we act. So what happened? We became Ruby Director in less than 1 year. Right? That's more than 500,000 a month. Okay? Kung nandiyan pa yung nasa Zoom natin, di ba? Gamitin natin yung power. Namimiss ko na yung power. Type na tayo ng power. Kung nandiyan pa kayo. Yung mga nasa Zoom natin. Nakuha nyo na? Paano natin i-apply yung tatlo? Yes or no? Okay. So, you could also start there. Depende kung nasan kayo right now. Yung sinabi ni Sir Jopet, you could start with 200, 300, 500, 700, 1K. Bakit ganyan? All of us natin para tayo naging conservative. Right? You know, may mga kumikita ng mga from 0 to $2,000 to $4,000. Pero gano'ng kadami yun? Tama? Depende sa'yo. Kung ikaw mismo, really, kapag binuksan yung puso mo, talaga naniniwala ka in 6 months time, kaya mo kumita ng 500,000 monthly, then go ahead. Correct? Then go ahead. Pero kailangan mong hanapin, anong income ba talaga yung posible para sa'yo na pininiwalaan mo na kaya mong kunin in span of 6 months bago matapos yung 2022? It doesn't need to be your income before. Maybe your rank mo right now, mas mababa yung income natin doon, but maybe additional 100,000, 200,000. Saan ka mas naniniwala, doon ka magsimula. Kasi yun ang magbibigay sa'yo ng energy. Agree? Okay, recap. Your why, yung lifestyle goals, impact goals, your pains and your pleasure. Sulat mo yan mamaya. Belief in your ability, mastery, immersion, at saka smart goals. Yung vital task, which is this one. And then the quality and the quantity ng paggawa natin dyan. Correct? So ganito yung formula natin. Your why plus your belief in your ability plus your vital task equals your USANA income. Your USANA income, your why becomes reality. Right? And here's what happened to us. Yung continuous supply of milk and diapers, yung health maintenance na yan, yung utilities na yan, check na lahat yan. Yaya, meron na. Yung harmony sa marriage namin, praise God, meron na. Yung maipakita na responsabling magulang anak sa tingin nyo, nakuha ko na yan? Okay, yung to prove sa sarili ko na I'm able, nakuha na ba yan? Yes. Definitely. Okay, remember, ito yung pains ko.
nung goal ko na 25K per month. Correct? Right now, okay, we made up more than 200 million pesos in commission already. And now, alam ba, I've realized, for the past 9 years, hindi pala kami bumababa ng 7 figures monthly income. How about that? I started with 25K. Sino excited? Praise God for that. Right? They were able to travel sa maraming countries na, di ba? And more, di ba? Of course, masasaya dyan yung kasama mo, yung pamilya mo as well. Ay mga family vacations namin. So this year, hopefully matuloy kami as well. We're planning to spend at least 1 month sa may US doon naman, kasama yung buong pamilya. So, guys, we were able to buy, yung parents ko, nabili namin ng bahay. So, lot. We were able to help our family both sides ni Joan and sa akin as well. We were able to make an impact sa buhay ng maraming tao. Praise God. We were able to be a blessing to others as well. As of the moment, we have this, ilan yan? 37 Diamond Directors or even more. 27 or more, rubies or more, golds and more. Kasi ginawa ko ito 2 years ago pa. Correct? Imagine. And the reason why I'm showing this to you because this is the potential ng negosyo natin. And I hope marami kayo natutunan ngayong gabi. Right? So, we're done. So, I hope marami kayo natutunan. Pinaka-importante sa lahat, ma-apply natin yung learnings natin. Huwag natin hahayaan yung mga training is just a training. I-apply natin para may mabago sa resulta natin. End of the day, walang pangarap, walang why na matutupad if you will not act. Yun pa rin. There's no such thing as, you know, there's no such thing as walang gagawin. Hard work pa rin talaga. Right? Tama yung sabi ni Sir Jopet. Negosyo ito. Okay? Sige. Let's go ahead. Now is the time na pwede po tayo magtanong kay Mentor Nath. But before anything else, I'd like to encourage those Zoom participants to type in naman yung mga learnings natin tonight. Okay, para belong din kayo sa training na to. Okay. So isip na po tayo ng mga questions natin. As for me, yung nuggets of wisdom na nakuha ko kay Mentor Nath, 'di ba? Is yung apat. May action pa nga si Mentor Nath, 'di ba kanina? Giving, sabayan nyo naman ako. Okay. Giving. Honor God. Bless others. Reap rewards. Okay. Ulit. Giving. Honor God. Bless others. Reap rewards. Yes, deserve natin yan. Diba? Kasi naniniwala ko next gen talaga may magandang puso. Kaya dapat deserve na deserve talaga natin yung mga rewards. Okay? So meron na po bang excited magtanong sa ating mentor? Can you raise your hand? Don't be shy. Diba? Yes, yes. Okay. Hi everyone. Mentor, ano lang siguro, no? As the person na thank you, mentor, for the training. Sa akin lang, mentor, is you've started Yuzana super offline and majority of the people here, I mean, almost all no hybrid and online. Can you give us a glimpse of how was it offline and how hard it was for us to appreciate more kung ano yung meron na technology right now? Am I making sense? Oh. Yes, parang yes. Ano lang ba, para ma-gets namin, mentor, how hard it was, pero it was possible. How much more sa time namin right now na hybrid siya? So, yes. Okay. So, si Lindsay, right? Okay, si Lindsay. Okay, tama yun. No? We were starting in time. Mahirap. Kasi kailangan bumiyahe. Can you imagine right now yung mga nasa online? Sino mga nagsimula ng online right now? Right? Unang-una yung pera na save natin. Na hindi mo na kailangan mamasahe every single day. Dati, magaya ka ng offline, walang sisipot ng offline, ng online. Right? Hindi nila alam yung Zoom. Right? They will not spend time. Lahat face-to-face talaga. So, sa buong maghapon natin, ilang oras yung nagugugol natin sa presentations. At ilan yung nagugugol natin sa traffic. Biyahe pa lang, parking pa lang, easily, it would cost you around 4 hours every day. Tama, including the pamasahe, including the training as well. Lahat ng yan. So, yun ang mga nawala na ngayon online na. That's why right now, di ba, mas madali mag-reach out sa mga iba't ibang bansa kasi online. Ang good thing pag nasa bahay ka ngayon, di ba? After the presentations, di ba, ihi ka lang, pwede ka na ulit sa presentations. Hindi mo kailangan bumiyahe simula Makati hanggang Alabang. Then maximize that. Correct? So I could say,
kung nagawa namin ang negosyo noon, dapat mas kaya natin gawin right now. Right? But of course, syempre, no, hindi laging advantage. Meron din disadvantage. The problem right now, kapag work from home tayo, pag online lahat, yung distractions, yung focus ang mahirap. Right? Especially those people na walang malaking space o walang sariling office sa bahay. Lagi tayong distracted. But here's the good thing. Okay, yung offline, hindi namin alam kung paano simulan. And yet, natutunan tsaka na-discover namin. Then, nung nag-online, we don't know how to start. Dahil pandemic, lahat online, hindi kami sanay. And yet, natutunan, na-discover natin. And marami naging successful doon. Now is the hybrid between the offline tsaka the online. Hindi rin natin alam kung paano. Pero for sure, madidiscover din natin at saka matututo doon natin kung paano. Tama? And kung sino yung una makakadiscover niyan, yung mga tao na continuous sa ginagawa nila. Right? Continuous maghaharap ng solusyon, continuous na mag-i-innovate as well, continuous na i-grow ang sarili. Right? Yes, may factor yung mga nangyayari sa labas. Pero hindi yan ang nag-create ng outcome. The factors outside plus our response, depende doon sa self-control natin, yun ang determine ang outcome natin. It's not always the circumstances outside. Nasa sa atin pa rin. And exciting, correct? Yes. Yun ang good thing natin. Okay, I hope nasagot natin, Lindsay. So maximize whatever you have now. Thank you, Mentor Nat, and thank you, Coach Lindsay. Diba? Do we still have questions po in our crowd? Of course, pwede din po tayo magtanong sa ating mga Zoom participants. Okay, so how about on this side? I'm sure meron din gustong magtanong dito. Okay, how about on this side? Tinuturo ka ng coach mo, gusto mo bang magtanong? Ay, eto, may nag-raise ng hand. Can you introduce yourself din para makilala ka naman ng ano natin? Good evening, everyone. My name is Angelo, salesperson for real estate. Mentor, thank you so much for the training. Ang question ko po, given na ang dami na po talagang associate ngayon, ang dami na natulungan, how do you do your prospecting now? Nakilala ka na po na nagbi-business? Do you start with cold market or may warm market ka pa rin po? Okay, that's good. That's a good question, right? So, hindi ko ano yung system na ginagawa mo na nagsisimula ka, yun din ang system na kailangan mong gawin. Kapag bago ka, dahil hindi pa alam na lahat ng kaibigan mo na nag-i-use sana ka, yung warm list mo, dun ka magsisimula. Dun ka mag-i-start. Of course, you could always go dun sa may cold list natin. Andyan pa rin yung prospecting, makipagkaibigan ka, because bakit hindi ka magsisimula ng ganyan? While buo pa yung warm list mo, habang inuubos mo yan, dapat nag-gain ka na ng mga panibagong prospects. Kumakausap ka na ng mga bagong kaibigan, nag-gain ka ng relationship. Hindi kasi kausap mo ngayon, kaibigan mo na next week. You know, sometimes pag pinipitas natin, hilaw pa, kaya hindi rin effective. Sometimes you have to build, sometimes it takes more time, more exposures, di ba? More opportunity to build relationship bago magtiwala sa iyong tao. Trust is napaka-importante sa mga taong imbitahin natin. Yes or no? Okay? So habang inuubos mo yung warnings mo, dapat nakikipagkaibigan ka na, dapat nag-gain ka na. So regardless kung nasa ang stage ka ng Yuzana, bago ka, luma ka, dapat tuloy-tuloy yung prospecting natin. That's why it's a skills na kailangan natin improve at the same time mag-grow tayo lahat. So the question sa akin is, paano ko nag-prospect right now? Both. Correct? Yung offline, dapat ganun pa rin. Dapat lumalabas pa rin. Dapat naghahanap pa rin ng opportunity to meet new friends. Right? I will maximize every opportunity. Pag nasa hotel ka, yung mga nasa coffee shop, yung mga nagsiserve sa'yo, they might, you don't know if these people are qualified. Kung kasama siya doon sa may mga means, kung kasama siya doon sa mga achiever, ambitious, it may be just an hotel attendant, pero kagaya pala natin na ambisyoso, tapos maparaan, they might not have a big network, but they have the means. You don't know. But anyway, wala ka namang gagawin. So lahat ng opportunity, maximize to gain new friends. Maximize to meet new people. Regardless kung ito mag-iusana o hindi, doesn't matter, panalo ka pa rin. Isa buhay natin yung lagi tayo may namamit ng mga tao as well. Second thing na ginagawa ko right now, which also I'm experimenting a lot right now, is the social media. Nandiyan yung social media. Kung dati nagka-flyer sa mga tao, the new flyering right now is social media. You have to put yourself out there, di ba? Create content, add value sa mga tao as well. So, huwag mo isipin yung sasabihin ng ibang tao, guys. Regardless kung ano yung gagawin mo, tama o mali, maganda o hindi, lagi may mag-criticize sa'yo. Right? Sabi nga, if you don't wanna be criticized, do nothing, say nothing, and be nothing. So, wala kang ibang gawin na gagawin na lahat yan, mapiplease mo. So, you go out there, add value, maximize the opportunity, everything na magkakaroon ka ng pagkakataon na tumulong o mag-serve, then from there, di ba, marami kang tao magigain. Right? Ang sabi ko nga, be attractive. Whether offline or social media. Right? Yung sa social media ba na puro reklamo, attractive ba yun? Yes or no?
Sa social media, sa opportunity para makita ng mga tao, positive na tao ito. Alam mo, generous na tao ito. Alam mo, grabe itong tao na ito. Gusto ko yung values niya. Gusto ko yung mga principles niya as well. Go out there. Hindi malalaman ng tao kung anong klaseng tao ka kung hindi mo lalagay yan sa social media. Okay lang magkamali. Lahat naman, wala namang perfect na nagsimula. Pero kung hindi ka magsisimula, never mo matututunan kung paano yung best way to really market yourself sa social media. Ang good thing sa community that we have, everybody would support you, especially pag nag-fail ka. Kasi importante, nagtatry ka. Correct? Yun ang pinapalakpakan sa community natin. Agree? So go out there. Correct? Go out there. So, I hope na na-answer ko yung sagot mo. Still the old school, the offline. Hindi pwede mawala yon. But now, dahil the new the social media platform, we have to maximize that. Hindi na tanong right now kung mag-social media ka ba o hindi. Hindi ka ba pwede may stuck doon sa old school. Right? You have to use it right now kasi napapakinabangan ng marami yan. Right? And hindi lahat ng tao market mo. Natutunan ko ito sa may social media. Sabi niya, your vibe will attract your tribe. Kung anong klaseng tao ka, yung mga tao na ma-attract mo din. Correct? So hindi lahat para sa network mo, hindi lahat para sa organizations mo. Pero may mga tao na para sa organizations mo. Right? Mga like-minded people. Yan ang ina-attract natin. Okay? Ayan, I hope nasagot ko yan. Thank you, Mentor. I strongly believe USANA is a blessing and it's meant to be shared. USANA is a blessing, it's meant to be? Shared! Okay, another question, Mentor, from our Zoom family. Mentor, I have a downline po na hirap siyang mag-move forward. Nahit naman po yung PPPS, pero after that, nawala po yung fire and ang why. Continuous po ang attend ng training, pero months na po, months. It's been months since yung last presentation niya. So how do I help him po? Wala daw po kasi siyang drive or why to push. Ano sagot doon? I think ang problem niya is still the why. Kasi kung maliwanag sa yung why mo, yung actions mo would be different. Your behavior would be different as well. So you know, as much as we always, sabihin natin, apply nito yung why ko, ito yung reason. Sa totoo lang, kahit minsan ang mga tao nagkikwento ng why nila, hindi naman talaga yun yung why nila. Hindi talaga klaro sa kanila kung ano yung why nila. They will just say, I want to make money, so I want to help my family as well. Do you see the pains doon? Wala naman eh. I want to make money because I want to help my family. Define help your family. Then, marirealize mo ngayon kung ano yung mga pains niya. Define help your family. Because yung brother ko walang work. Tapos may tatlong anak, may apat na ganito. Naghihirap. And you know, the ability-wise, marami siyang hindi able na kayang gawin as well. So gusto ko sana makasupport sa kanya kahit papano. Then, nagsisimula naging maliwanag sa kanila yung mga why kung bakit kailangan gawin ng negosyo. Right? Kailangan talagang upuan yun. Kailangan maging klaro yung why natin. Sometimes, years na natin pinag-uusapan yan, pero hindi talaga klaro yung why sa atin. It happens to me. After kung makuha yung mga lifestyle goals na ito, then the impact goal, I don't really know what would be the next one para ma-motivate ako. Then I've realized, hindi tayo nilagay ng Panginoon dito para serve lang natin yung sarili natin. Family is too small. Para sila lang yung mabless sa ginagawa natin as well. Diba? Lahat ng bagay, wala aksidente. Correct? The reason God put us here, kung ano yung nangyari sa atin, gawin din natin ang mangyari sa iba. Make sense? So I think kailangan gumawa. Tama yun, umati ng mga trainings as well, pero kailangan may sit down, kailangan may clarity. Kaya importante yung coaches at yung mga mentors. Magpag-guide tayo, magpa-mentors tayo. As! Correct? Hindi pwede ma-solve mo lahat ng bagay na sa'yo lang. Magtanong ka. Surround yourself with the right people as well. Ang maganda sa negosyo natin, libre magtanong. Tama? Libre magtanong. Okay ba yan? So I hope nakatulong yan. And ayan lang. Think why. Okay. Thank you, Mentor. I hope, Ms. Joanne, you listened and you na-answer po yung tanong niya. Last one, Mentor Nath. Is it okay? Kasi pang malakasan po itong tanong. Last, hindi po, may isa pa. Ayan, so ito po, coach. Ay, mentor. Kasi naman, may nag-text ng coach eh. Ayan, question po from our Ruby director, Mentor Cheps. Okay, so sabi po ni Mentor Cheps, Wala naman dito sa Zoom, may special access sa'yo ha. May kapangyarihan, mentor. May kakaibang kapangyarihan. Hindi mo hi, nakikita. Okay. Ako yung nakakakita, mentor. What would you advise po for those people na may belief naman, naniniwala naman, pero ayaw mag-commit sa weekly goal kahit doable and smart goal naman po? Ano sagot? Why pa rin, di ba? Correct? Naniniwala ka na kaya mo, hindi isa pa yung why mo para mag-create ng fire sa'yo to make you move. Make sense? Alam ko yung abilidad ko eh, kaya kong kunin yan eh. Klaro naman yung goal, achievable naman siya. Kaya lang, maybe it's not exciting for me, not because the goal is not achievable, but because the why is not enough to create a fire para mag-move ako. Correct? Yung sinasabi ng motivation. Kaya that's why it helps you eh.
Tama? Kaya nga pinagkagawa ng dream board para lagi mong i-remind yung sarili mo yung why mo na nagmamotivate sa'yo. Yun ang purpose ng dream board, ng vision board, or however you could call it. Correct? Yun eh. Para ma-remind mo yung sarili mo. Ako, I have reminders daily to remind myself kung ano yung why. Kasi ang why, pag-usapan mo right now, klaro sa'yo, and then hindi mo mabisit ng ilang araw yan, limot mo na yan. That's why you have to remind yourself daily. Tip? Sa phone mo, mag-alarm ka 3 beses isang araw. Morning, lunch, and then dinner. Remind yourself about your why, kung bakit mo kailangan mag-move forward every single day. Kung bakit mo kailangan humataw. Same na rin, pwede mo gawin sa gratitude para araw-araw ma-remind ka. Yun yung mga practical tips na pwede natin gawin. Correct? So I think the answer is basically why. Right? Alam mo, na-stuck ako months and sometimes years. Because hindi klaro sa akin kung bakit ko kailangan mag-move forward. Bakit ko kailangan mag-level up. Bakit ko kailangan mag-pursue. Tama ba? Right? Alam mo, ma-realize mo, nung na-meet ko si Dennis Waitley, so he was 80 plus years old during that time. I think mga 4 years ago. Nagpunta siya rito sa Manila. And I was going through some situations in my life during that time. And sabi ko itong taon na ito, papanik kami sa may hagdanan, di ba? Hagdanan. Siya, bebelo pa siya. Game. Tapos, tsaka siya, siyempre, 80 plus years old na eh. Hagdanan. Right? Sabi niya nga, anytime, baka hindi na siya magising as well. Pero sabi ko, grabe yung energy niya sa gusto niya. Sabi, narinig ko sa kanya, sabi niya, part ako ng, may sinabi siyang percentage na nabubuhay pa siya. Part ako ng ganito, kasi malita lang yung percentage na nabubuhay sa ganitong edad. Pero I wanna be part of 1% na umabot ng 90 plus. So I was thinking, sabi ko, nakuha niya na lahat, di ba, yung achievement, yung significance, grabe yung mga books, grabe naman yung mga achievements niya. Ano pang inahabol niya? Bakit niya pa kailangan mabuhay ng many years pa as well? Tama? Alam mo kung saan siya excited during that time? Because he was studying about the brain. Paano makapag-create ng mga bagong pathways to really change the behavior ng mga tao. Yun yung interest niya. And gusto niyang aralin ng gusto yun para makapag-create pa siya more than sa kung ano yung mga na-add niya na value. Okay, na ituro niya sa maraming tao. And that's what makes him excited. Dennis Waitley until now, buhay pa rin. Grabe, no? Right? So I believe kapag wala kang why, maliban sa fire, di ba? Pati yung fire sa buhay, mawawala. That's why yung mga tao na de-depress, walang joy, walang motivations. Tapos puro negative, downward spiral kasi walang why. So ganun ka-importante yung why natin. Tama? The why alone will not lead you to act kasama yung belief doon. Pero why is very important. Natutunan lang natin ngayong gabi. So let's always go back doon and make sure na klaro yung why sa atin. So what motivates you short term right now? Impact goal at saka lifestyle goal. And then mag-start tayo doon. Okay ba yan? Konting changes lang, okay? Konting tweak lang sa goals natin, malaking bagay. Maybe instead of like aiming for 300,000, maybe kailangan mo muna mag-aim ng 100,000 muna na additional per month. That would make a big difference in terms sa action tsaka in terms sa belief mo kasi mas achievable yan tsaka mas malapit kunin. Correct? Now na mindset. Correct? So okay naman yun. Basta importante, realistic. Okay? So I hope nasagot natin yan. Thank you, Jeps! Once again, thank you so much, Mentor Nav Sunyo, everybody! Okay. Siyempre, Mentor, hindi na natin ito pakakawalan. Can we have a family photo with you po? Okay, family photo tayo, guys. You know the drill? Dapat kasya ka sa picture. Okay? Ay, selfie na lang daw po. Ay, dito po. Pag-selfie tayo. Okay, find your faces. Smile. Maraming salamat po, everyone. Ang saya na makipag-family photo ng face-to-face, okay? So we are not yet finished, okay? We would like to share to you some important announcements. So make sure to block this on your calendar because
On Wednesday, we will see each other again on Zoom. Okay, kailan daw? Wednesday, May 25, 10 o'clock in the morning. Anong oras? Okay, 10 o'clock in the morning. So we will see each other again on Zoom so Wednesday. So let's just wait for the announcement to be flashed. But make sure na yung atin pong calendar, imamark na natin yan. Saan daw tayo magkikita-kita? Sa Zoom. Okay, sa Zoom. Baka pumunta po kayo dito. Okay, so Wednesday po yan. All right. So, okay. So, this is it. We will see each other again on May 25, 2022 on Wednesday, 10 o'clock in the morning for our Next Gen's Power Hour featuring our Top Elite Circle member and Silver Director, Engineer Jeremy Lee, and our amazing Gold Director, Engineer El Casmer Acedo. So, picturean nyo na guys. Dapat nandun tayo sa Zoom ng alas 10 on Wednesday. And of course, if you have not yet subscribed to our MLM 101 for Network Marketing Success, you can also, it's still available. All you have to do is to scan the QR code here on the screen and you will have unlimited access sa ating playlist of premium training videos for the whole year. So this is just only for 1,000 pesos, pero sa isang buong taon na po yan. I believe that was it for tonight. Just a reminder, though meeting after meeting po inside, so you can have your own team meeting after meetings outside po. Lastly, I would like to say thank you so much everybody and congratulations for making it here tonight. It is always one of my blessings to serve you and be your host tonight. This is Angel Isles reminding you that our training may end, but our mission begins. Good night everybody and God bless you. Bye-bye!